Okay, Mr. Chairman. Mr. Chairman, nakita ko kasi yung picture, alam mo, tingin ko sa distribution ng assistance galing sa DSWD, sa DOLE, sa DOTR, I think wala naman po tayong naging failure doon. Siguro, Mr. Chairman, nagkaroon lamang to ng reaction sa mga tao kasi nung lumabas yung mga pictures, no, na pinakikita na dikit-dikit yung mga tao sa Rizal Stadium. At siguro, inisip ng ating mga kababayan yung ginabit na coordination, setting up, tapos yung actual management, yun siguro ang tanong po natin sa ating mga resource persons, ano? Sino bang may responsibilidad dun sa physical setup dun sa Rizal Stadium? Kasi kung titingnan ko, sinusum ko tong nasa Rizal Stadium, halos lahat naman naka-face mask. Saang website mo ba tiningnan yan, Deputy Speaker Einstein Fernandez? Hindi, galing po sa ano to, sa Inquirer. Tinitingnan ko po yung kanilang picture na kapag nakita mo sa newspaper o kaya sa social media, kahit ako, nagugulantang ako na bakit napakadami atang tao na magkakadikit. Pero pag sinumo naman, tinignan mo sila, parang ganito po ng mga silya, Mr. Chairman, na nandito po sa gallery, na nagkakadikit-dikit sila, pero mostly naman naka-mask sila. Deputy Speaker Einstein Fernandez, mamaya po may papakita ko na video nung itsura na kagabi nung Rizal Memorial Stadium at napakalayo ng itsura nung ipapakita kong video dyan sa pinakita mo sa akin na picture na tabi-tabi. Yeah. Bagamat sabi nga natin, walang perfectong setup sa panahon ngayon, at sana maiwasan natin na magkalapit-lapit. Kung sakali man na magkakaroon ulit ng pandemya o epidemya, wag naman sana ipagkaloob ng Panginoon. Yeah, ay mas tama na. Kaya nga tayo mayroong investigation in aid of legislation para maitama natin mas magandang protocol. Pero ito pong linyada namin ng mga kongresistang kaharap ninyo, partially o kaya mas malaki sa partially, kami nagpapasalamat na sa inyong mga ahensya. Lalong-lalo na siyempre sa mga taong pangunahing nag-ayos ng balik probinsya tsaka yung tulong sa LSI, Office of the President, DALG, Office ni Senator Bongo, siyempre si Speaker Cayetano, hindi tumitigil yan kung paano maghanap ng paraan para maiayos, DSWD at DOLE, lahat po nang nandito. Malaki po yung pasasalamat namin sa inyo. Bagamat gusto namin, kung sakaling magkakaroon ulit ng problema, wag naman sana, ay mas maayos nating magampanan yung ating pagbibigay ng tulong. Pakituloy po yung inyong pagtatanong, Deputy Speaker Einstein Fernandez. Mr. Chairman, ang nakikita ko lang po naging problem dito ay yung pong picture na minagnify ng media. Dahil nga po 8,000 people nandun sa Rizal Stadium, tapos pag kinuna mo talaga ng sama-sama, eh talagang magugulat ka na bakit wala itong social distancing, di ba? Pero makikita naman natin sa ating mga agencies that they have done their part and they have done their work. As a matter of fact, Mr. Chairman, yung pinakita dito na binigay na tulong sa ating mga kababayan para makauwi sila sa kanilang probinsya, eh dapat po natin purihin at hindi po natin dapat sisihin. Maaring ito pong pag actual management do sa Rizal Stadium ay nagkaroon ng konting hindi siya perpekto, katulad ng sinabi mo, Mr. Chairman. And even Secretary Harry Roque admitted that mayroong mga lapses na bigla. At nung binabasa ko po itong report at sinasabi dito that Secretary Anyo have strategized the next movement kung magkakaroon po tayo uli ng sinasabing pag-uwi ng mga locally stranded individuals by choosing 5 different places for different regions. Kasi ito, nagsama-sama yung buong region sa isang lugar eh. Parang sinasabi ngayon, sa susunod, hiwa-hiwalay na per region. Para ngayon, yung setup, hindi na katulad nung nangyari before. And kanina nga, Mr. Chairman, binabanggit mo na gusto mo ipakita kung ano na ngayon yung setup doon. At dapat yan ang mapalabas sa media ngayon na makita that the government is doing something and we accept that we commit mistakes. But the mistakes will be improved as well. Kasi yun nga ang gobyerno eh. Nagkakaroon tayo ng konting problema, but we're trying to improve yung mga pagkukulang natin. Kaya, Mr. Chairman, at the end, ay kinukongratulate po natin yung ating pong mga departments. No? Mahirap, pero we have done our part.
at we have contributed to this pandemic, mahirap man po ay nasusurvive po natin. At sa mga future na gagawin pa natin ganito, yun nga, we have to improve. At itong hatid tulong na to na programa na napakaganda, and I would like to congratulate Senator Bongo dun sa kanyang proyekto, but of course it needs a system and an improvement as well. Yun lamang po, Mr. Chairman, at maraming salamat po. Hearing resumed. Itutuloy ko lang po yung aking video presentation. Roll Betamax. Ako po si Dorma Linjo, galing po ako ng Hulusulu. At saka po, nandito kami para naman na sinamantala namin ang programa ng Balik Probinsya para po makasama kami sa pag-uwi kaming lahat. Kasi po karamihan sa amin wala na pong trabaho dito sa sa Maynila. Nahirap na hirap na po kami. Akala namin ang mga ganitong pangyayara hindi ganit gaano katagal. Ayan po. Kung nakita niyo po yung pakibalik nga doon, pwede bang i-rewind ng konti yan? Pakibalik po ng konti. Yung pinapakita yung stadium kanina. Sa Maynila. Ayan. Hirap na hirap na hirap po. Na hirap na siya. Ayan po, paki-pause muna diyan. Tingnan niyo po yung picture, yung pagkakaiba ng picture sa cellphone ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Nandiyan pa ba sa'yo? Yung kumpul-kumpul na tao. Kasi iyan pong Rizal Memorial Stadium, ayon kay Secretary Vince Tison, ating masipag na, napakasipag na kaibigan, ay hinanda lamang para sa 3,000 katao na LSI. Ang problema, ang dumating, lagpas 7,500. At nung umulan, yung mga magkakahiwalay na 7,500, wala namang may gustong magpabasa sa ulan, nagkumpulan na. Dito na po tayo nagka-problema. Pero, that same night, inaksyonan din kaagad. Ang problema, nakuhanan muna ng video, nakuhanan muna ng picture, bago na ayos. Ngayon po, yan na itsura, yung 7,500, less than 500 na lang kagabi. At baka ngayong umaga, baka paubos na yan. Ano po? Wala na. Wala nang laman yan ngayong umaga. Okay? Imaginin nyo po yan, mga tao na yan, may mga tent sila, ganyan. Kompleto ng pagkain yan. Dire-diretso daw binibigyan ng pagkain. Sana hindi ako nagsisinungaling dito. Sana tama yung... ito po, i-report sa akin eh. Ang sabi sa akin, dire-diretsong binibigyan ng pagkain, kompleto ng kape, kompleto ng tubig, at walang nagugutom, binibigyan ng supply ng agencies. Sa pangunguna po ng Office of the President, Senator Bongo, DLG, DSWD, DOLE, at iba pang mga nagmamahal sa taong bayan na ahensya na nandito. Ang kinakalungkot lang po namin, may mga agency na pinagtaguan tayo. Pinagtaguan tayo ng DILG. Hindi naman namin kayo gigisahin dito, itutulungan lang po namin kayo dito. Yung DOTR, hinihintay namin, napakasipag niyan, Secretary Art Tugade. Siguro iniisip ko na lang, sana hindi nakarating sa kanila yung sulat natin. Para isipin natin, talagang sila nagmamahal sa locally stranded individuals natin. At... next week siguro magkakaroon ulit tayo ng hearing kung okay po kayong lahat. Total yung hearing natin, tayo-tayo lang naman ang nandito. Ang nanonood lang naman sa atin, daan-daang libo na kababayan. Sana po matulungan natin sila ng maayos. Bago ko ipagpatuloy yung video, may tatanong yata si Deputy Speaker Einstein. Doon sa sinabi mo, Mr. Chairman, kanina... 500 na lang po yung natitirang mga tao na nandoon, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chairman, so 500 na lang po yung taong natitira doon. Less than 500 yung natira kagabi, pero ngayong umaga, wala na. So in other words, out of the 7,500 na sinasabi natin na nakunan ng video at ng photo,
Dahil nga po, supposedly, 3,000 lamang po yung capacity talaga nun. At yung iba, walk-in na. Talaga na overwhelm tayo. In other words, para tayong nag-isa ng media by putting up that picture, pero yung tunay na istorya about it was never revealed to the public, that we are expecting 3,000 LSI lang, but unfortunately, dumagsa nga po. At the government took an action naman. And even our DSWD, DOLE, DOTR, they did their job. And ito na nga po sinasabi natin, Mr. Chairman, na mag-ingat po rin sana yung ating pong mga kaibigan sa media on this very delicate situation of power, power world, no? Na sana maging balanse din po. Katulad niyan, na meron na palang kakaunti na lang pala yung dadalhin sa mga probinsya, lilimandaan na lang. Eh sana naman ilabas din po nila na Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, hintayin natin yung news mamayang gabi o kaya bukas ng umaga kung ano naman ang ilalabas ng Inquirer at ng ibang mga channel. Baka naman maganda na ilabas nila. Kasi yung excuse me, Deputy Speaker Dan Fernandez, nung isang araw nakikinig ako sa DCBB at may mga comments si yung anchor nila doon sa radio na napapanood sa TV, si Rowena. Oo. Rowena Salvacion, tungkol sa Congress. At hindi na ako nagdalawang isip, tumawag na kaagad ako, tinawagan ko yung isang reporter nila, mabait 'yon si Divine Reyes. Baka natatandaan nyo. Tinawagan ko, sabi ko, "Divine, hirap na hirap kami sa Congress. Binabangon namin yung pangalan ng Congress kasi parating bugbog yung Congress. Sa pelikula, yung congressman sa pelikula, kung hindi rapist, drug lord sa pelikula." Sabi ko, binabangon namin yung pangalan ng Congress. Iyan ay pakiusap sa atin ni Speaker Cayetano na yung congressman kailangan masipag, tumulong sa kapwa. Kaya po kung mapapansin nyo, yung hearing po natin, all-centered, hindi para sa kapakanan ng mga congressman, para sa kapakanan ng taong bayan, para maiba naman yung pagtiningin ng ating mga kababayan sa Kongreso. Pero kung babalugbugin tayo sa media, o magpapakita, o magsasabi sila ng mga editorial na palagay nila, pero hindi naman totoo, kawawa naman po yung mga kagaya ng mga agency, kagaya natin na nagtatrabaho. At sabi ko, Divine, hindi naman kami naghahangad na palakpakan nyo kami o kaya pasalamatan nyo kami sa trabaho namin . Ang totoo, lahat ng mga nag-a-attend dito, yung madalas nyo nakikita, hindi pa nakapagbakasyon. Eh nung nakaraan po, kami ay nasa recess. Pero wala, itong ang si, yung Power Rangers natin, si Kong Boying, nagre-request sa akin, pare, pwede ba tayo magpahinga kahit isang araw lang? Sabi ko, Vice Chair, pasensya ka na, para sa taong bayan naman to, sulitin na natin. May ibang panahon naman na nakapahinga tayo. Okay. Ngayon po, si Weng Salvacion, ano naman siya? Mabait naman siya. Sabihin, pagkatapos kong tumawag, in-announce niya kagad, itinama naman niya yung news. Kaya po sa pagtatama ng news, ako po personal, hindi ako masyadong nanonood dati ng BB, pero nagpapasalamat ako dun sa newsroom nila kasi hindi sila mahilig sa fake news at pagka napansin na may mali, itinatama kagad. Kaya kay Divine tsaka kay Rowena, maraming salamat sa inyo. Sana marami pang mga newscaster at reporter na kagaya po ninyo.